Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. It's me again, Kuya Kokoy, dito sa Pambansang Realista. Pag-usapan natin yung sinabi ni Mang Juan. Juan Ponce Enrile ba? May sinabi siya kanina sa SMNI, yung segment nila na dito sa bayan ni Juan. Malamang at sigurado siya na ilalampaso ni Bongbong Marcos lahat ng katunggali niya sa darating na halalan. Saan pupulutin si nanay? Si, ano, Isko? O si Paxero? Ah, pero bago ko po simulan mga kababayan, makikisuyo ako sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Pasubscribe naman dito sa channel na ito, Pambansang Loyalista. Paki-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan mag-like. So, meron pa akong kinuhang video, maikli lang 'to. 2 minutes 42 seconds. Para makita niyo, mapanood niyo yung sinabi ni Mang Juan, talaga namang masarap pakinggan eh. Bilang isang realista, no? Wow. Papapawaw ka talaga. At alangan naman, hindi tayo matutuwa, di ba? Yun ang hangarin natin, ang gusto natin na manalo si Bongbong Marcos. At siyempre, yung hindi lang panalo, yung ilalampaso talaga yung mga kalaman. Kaya kayo mga Mingklawan, mga supporters ni nanay, maghanda na kayo. At ikaw nanay, ngayon pa lang, ha? Nanay, pag-impake ka na, uwi ka na ng Bicol. At hindi ko na patatagalin. Ay, ipapanood ko na sa inyo para hindi kayo mainip. Eto na ha! Eto na! Si Bongbong, ang nagiging number one, ay maraming tao nagtataka. Bakit ganun? Oo. Ay sinira, ilang dekada yan na binubugbog ang pangalan ng Marcos. Correct. Sumobra. Ang taong bayan nagsasawa na doon sa mga sinasabi nilang kasinungalingan eh. Nagboomerang. Sa ngayon, pinipilit nila. Sabi, antayin natin ang eleksyon. Tingnan natin kung sino malalampaso. Ilalampaso kayo ni Bongbong. Kung hindi nyo dayahin, ilalampaso kayo. Ayun. Kung na yan na... Sigurado ako. Mang Juan. Kahit na sa Mindanao, marami akong kakilala sa Mindanao. Ayan. Mga Yap sa Mindanao. Mga Ampatuan, kilala ko yung mga yan. Oh, sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, sa Davao, Compostela, lahat. Mm-hmm. Lugar sa Mindanao, sa tagal kong naging politiko. Ah. Eh bakit marami sa kanila Bongbong? Tama. Bakit? Oh, kahit na sa Morolandia, maraming Bongbong. Correct. Bakit? Oh. Dahil alam nila ang nangyari. Marami pa rin ang buhay doon sa mga kanilang mga leaders noong panahon ni Marcos at sinasabi nila ang nangyari na kagaya ko. Correct. Oh. Eh matitimbang ng mga tao kung sinong nagsasabi ng katotohanan. Sine-check nila kung totoo yung sinasabi namin o kung parso o kasinungalingan. Oh. Eh gaya nung verifies, sinasalungat yung sinasabi ko, eh sinagot to sila, hindi sila makasagot eh. Oh. Patago ang sagot nila sa akin. Mm-hmm. Hindi ko nalalaman para hindi ko masagot sila. Kaya sa totoo lang, nagsawa ng tao sa inyo. Ayan. Gumising kayo. Ayan, gumising ka. Huwag na ninyo linlangin ang bayan. Correct. Hindi lang sa kayong may bayan nito na ito. Wala pa kayong sinakripisyo na buhay sa bayan na ito. Kami, ang henerasyon namin, buhay namin, ang sinakripisyo namin sa bayan na ito. Ayan. Ah.
Narinig nyo? Nanay, narinig mo sinabi ni Mang Juan? Kaya, sabi ko sa'yo, nanay, mag-impake ka na, dandahan. Para pag natapos yung halalan at alam naman namin na malalaglag ka talaga, diretso kang uwing Bicol. Takbo ka mayor doon. Pwede. Mananalo. Ewan ko lang. Ewan ko nanalo kasi nanay. Ah, kung hindi dadayain si Bongbong Marcos, ilalampaso ang mga kalaban. Diba? Daya na lang ang makapagpatalo kay Bongbong Marcos. Eh, sa bagay, hanggang ngayon, pinangahawakan natin yung sinabi ng ating Pangulong Duterte, di ba? At pinagkakatiwalaan natin siya, di ba? Na sinabi niya na ipatitikim niya sa atin ang halalan na malinis. Maaaring ngayon pa lang magkakaroon ng halalan sa ating bansa. Maliban kay Ferdinand Marcos, ha, yung ama ni Bongbong, mauulit ang malinis na halalan dahil kay Pangulong Duterte. Yan ang Duterte. Yan ang tatak Duterte. Kaya, siyempre, malaki din na pasasalamat natin kay Pangulong Duterte. Dahil siya mismo ang magbibigay daan kay Bongbong Marcos para sa pag-upo sa Malacanang, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Ito mga Mingklawan, ha. Hindi ito pagmamayabang, mga Mingklawan, ha. Kaya pasinsahan tayo. Ayan yung matanda, oh. Di ba? Ah, bihasa yan. Ilang taon na yan sa politika. Saksi yan sa lahat ng nangyari mula pa noon sa panahon ni Ferdinand Marcos. Bihasa na yan. Alam niya na kung sino ang napupusuan ng mamamayan at malakas na kandidato. Kaya, siyempre, maliban siguro sa survey nakikita ni Mang Juan, maliban dyan, yung karaban, o tulad ng nangyaring yung karaban ngayon sa Caloocan. Namula ang Caloocan. Hindi basta-basta ang Caloocan, ha? Napakalaking parte ng Caloocan. Caloocan, ano? Bisaya, ay pasensya na, Caloocan. Oh, napakalaking parte ng Caloocan. Inendorso si Bongbong Marcos. Oh. Tandaan nyo, mga Mingklawan, yung nanay ninyo ilalampaso ni Bongbong Marcos sa halala. Kaya, bahala kayo. Mag-comment kayo ng masakit sa akin. Okay lang. Importante, panalo yung aming sinusuportahan na si Bongbong Marcos. Mga kababayan, huwag tayong bibitiw, ha? Hanggang sa halalan, hanggang sa pag-upo ni Bongbong Marcos, suportahan natin siya para sama-sama tayong babangong muli. Okay, hanggang dito lang tayo, mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.